yung Fatima. So ngayon guys, hindi na naman tayo for another video, another vlog, another house tour. Yeah! So ngayon guys, kung bago pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe down below and click the bell notification button para lahat ng mga videos ko ay updated kayo. So let's go! Ito guys, so itong unit na to is mas maliit dun sa ating Fatima model unit. So guys, this is Ella model unit, which is 110 square meters. Ang kanyang lot area, ang kanyang floor area naman is 97 square meters. So tignan natin kung ano nga ba ang pwede mong gawin sa 97 square meters na bahay. Let's go. So first, dito naman tayo sa ating living area. So meron silang carpet. Tapos, two-seaters na couch. Of course, yung kanila. At center table. Meron silang side table, bongga kabesh. And wala silang curtain board. Unlike dun sa isang unit kanina. Tapos meron din silang TV. So, let's go here sa kanilang dining area. Yung kanilang dining area, guys, is napaka-cool. Ganda naman yun, yung color. It's mint green. So, nakaset up na rin siya. Nag-release na ng drop light dito, which is buo siya. Hindi siya magkakaliwalay. Tapos, yun yung curtain. So, perfect din siya pag nag-breakfast kayo or kumakain kayo. Nandiyan yung light natin. Tapos, meron din silang nilagay dito na dito naman sa part na to, kaya dito kayo. Silipin nyo to guys. Meron silang full mirror dito. Hindi mo akalain meron silang full mirror dito. So, bago ka umalis ng bahay or pagkatapos mo kumain, pwede ka pang mag pak pak boom! Ganon! Tignan mo mag-OOTD ka dyan. Tapos, naglagay sila ng divider dito. Yung divider nila is more on decorations na rin. So, okay yun. Approve yun. Kasi pag nag-selfie kayo ng mga visitors nyo, very, very good. Then, dito sa part na to, mapapansin natin, hindi sila naglagay ng anything. So, ang nilagay lang nila is this cabinet. Tapos, naglagay sila ng mirror dito na malaki. Tapos, dito nila nilagay yung kanilang aircon para at least buo yung mahanginan niya. Tapos, dito tayo sa kanilang kitchen area. Yung kitchen area nila is mayroong built-in cabinet. Alam nyo kasi guys, kung bakit sila naglalagay ng built-in cabinet. Pag meron kasi yung built-in cabinet, mas maganda kasi mas nakakaless yun ang space. So, pag may built-in cabinet ka, ay mas maayos, mas organized, saka mas makaka-ano siya ng space. So, ito yung kanilang ref and yan, meron pa sila dyan. Tapos, yung kitchen na naman nila, meron din cabinet sa baba. Yung sink nila. Tapos, dito nila nilagay sa pinakadulo. Very good idea to para pag binuksan mo to, lalabas na lang yung singaw ng niluluto mo. And this door is the exit door. Yan. Exit na to. So, pwede nyo gawing laundry area to. Okay? Pwede kayo mag-level siya. Then, let's go to this area. So, itong bedroom na to is a single bed lang siya. And meron din siya built-in cabinet. Perfect. Nice. Nice. Very good. Very good. And dito tayo sa second room. Wow! Actually, napawawa ko sa second bedroom nila kasi yung second bedroom nila as in super duper lucky. Hindi siya super crowded. Maganda yung pagkaka-interior design. And syempre, ang ganda din no theme or motif na naisip nila dito. Tapos, hindi nyo to guys, kakaiba. Meron din siya sa baba. O, diba? First time ko nakakita ng curtain na meron din siya sa baba. May ring siya sa baba. Tapos, ayan, meron dito for the girl area. And dun naman sa kanyang asawa. O, diba? Isa nila ng table. So, pwedeng-pwede silang balikon ka na, besh. So, ito na ganyan sila. Actually, yung kanilang wall is made of wallpapers. This is all wallpapers, guys. Yan. Kung makapapansin nyo, ang ganda ng texture niya, wallpaper talaga siya. And, halika yun, tignan nyo to. Pansinin natin to.
itong area na to, this full area is full headboard. So, headboard siya, pero may headboard pa rin yung kama. So, parang naging accent na lang din tong part na ito. So, made of foam pa rin siya. Tapos yung headboard foam din. So, nice idea. Ang galing ng interior designer nito. Combination of orange and brown. Tapos, syempre, meron din tayo cabinet! So, hindi nyo mapapansin yung cabinet, diba? Kasi, parang sinize lang siya dito sa wall. Tapos, meron silang full-size mirror again and again. Yan, diba? Ang ganda. Ang ganda talaga pag may full-size mirror. Now, let's go to the restroom! Kanilang restroom. Sorry guys, ang dilim. Madilim ba dyan, super? Katara. Yan, so yung restroom nila. Ang ganda nito. Sayang, hindi nyo siya mapapansin. Kasi madilim. Pero ayan, ang ganda nito. Nung ginawa nilang accent tile dyan. Yan, same as true dun sa kabilang ano natin. Model unit. Now, let's go to... Ito may restroom sila, yung master's bedroom. And meron tayong common restroom dito, which is nakalagay sa ilalim ng hagdan. So, ang ganda ng ginawa nila kasi nakagawa pa sila ng CR sa ilalim ng hagdan. Diba usually pag ganun, wala na sana. Pero, ang galing. Actually, mas malaki pa itong common CR nila. Tingnan nyo. O, diba? Meron siyang shower area. Yan. Shower area nila. Perfect. Tapos, ito yung toilet area. And, syempre, meron naman tayo half size mirror, magkabila niyan, corner mirror yan, dalawa siya. And syempre, isa din sa mapapaganda ng ating restroom ay itong picture. And syempre, meron din tayong storage ito, pwede niya ilagay dito yung mga soap, shampoo, panglinis ng toilet, and kahit ano, bahala na kayo. So now guys, let's go to the second floor! Gina! So, kung mapapansin nyo, meron tayong 3 bedrooms dito. First is, aww, so cute! Very nice! Guys, ang ganda! Combination of yellow, mint green, and blue. Very nice combination, guys. And, tignan nyo, ang ganda na pagkakagawa nila dito. Kasi para siyang ombre. Ganda ng pinagawa nila. Perfect. So, ayan. Hindi na ako mag-explain. Hindi na yun lang. Siya na. Yun, may dalawang malalaking lamp. So, perfect ng lamp. Diba? Yeah, perfect ng lamp. Tapos itong area na. Okay? Let's go. Ito pa. Siya na! Lego-Lego naman to. Lego-Lego. Lego-Lego team bedroom. So, ideal to pag marami kayong anak. Kasi may isa doon. Tapos may dalawa dito. So, tatlong anak na yun. Besh! O, tapos Lego-Lego siya. Ay, ang ganda! It's so nice! So pretty! Ano siya? Pinaint. Very nice. Tapos Lego-Lego din siya. So, diba, kahit sino namang bata, mahihinggan yung magkwarto sa mga ganitong kwarto. As in, perfect! Ganon! Ayan. Ayan. Lego-Lego, ang dami yung mga play. Games dyan. Game board. And, let's go to the last room! Chanda! Very nice! Elegant room. So, ito, pwede itong pang guest room. Kasi, feeling ko pull-out to. I think pull-out to. If I'm not mistaken. Pero kung hindi, kung magpapagawa kayo, mag-pull-out na lang kayo kung ganito yun. So, ang ganda yung pinagawa ulit nila. So, parang, actually, ito yung ano idea natin sa ano sa studio. So, ang pinapagawa namin ngayon sa studio namin is ganito. Para siyang couch, pero higaan na siya.
single bed siya, tapos para na rin siyang design ng couch. Ganda. Tapos ito, may study table. So, parang pwede na rin siya maging office pala ito, no? Tapos, tingnan nyo. Ganda nito. Oh. Perfect. Punta na tayo sa banyo. Siyempre, usual. Ganun pa din. Mirror, mirror. And, yan. Ganun. Walang pagbabago sa ating banyo. So, ito ang kanilang chandelier, drop light. And meron silang, ano doon, window. Tapos, magkatapat na picture pin. Ang ganda, ang galing ng ideas nila. So, makakakuha ito yung mga ideas na to para dun sa ating kamalya. Like, share, and subscribe! See you on my next vlog!